Ganda kayo sa gilid. Sabi ko, palito yun. Ibigay mo ang sauce mo. Hindi, sorry ka. Pero pwede kayo po maghanap. Hindi mo kailangan maghanap kasi may sauce ka. Tumigil ka! Dalawang lang kang pinapantayan. Ano ka ba? Amin na, sir. Amin na. Hindi. Amin na, sir. Amin. Talagang deny to the... Pag-uusap tayo sa hindi ganitong sitwasyon, meron akong ipapakita sa'yo para matahimik ka talaga. Puro ka deny ng deny eh. Nandyan na nga eh. Ang dami CCTV o, ang dami camera. Ang dami pag-uusap. Ilatag natin mamaya, makikita nila yung mga ilalatag natin mamaya, tignan natin. Sir, baka na-frame up na ako, sir, na biktima ako ng... Nang? Ganun, mga taong ginagalit ko. Sino? Magsabi ka, sinong galit sa iyo? Walang nang galit sa iyo eh. Marami po, sir. Ang dami nag-a-idolize nga sa iyo eh. Meron po, sir. Marami po nang galit sa akin, sir. Idol kita, pero nung nalaman ko, wala. Galit na rin ako sa iyo. Del, tabi niyo 'to. Tabi niyo 'to. Yung papel, yung papel. Buhat mo, pare. Ilagay ito para may hangin. Dito, dito. Tabi niyo 'to, para may hangin. Sino ano nito? Sino ang arrestin niya kanya? Ito sa ilang ben. Ito na lang kasi mas mabay. Lipat daw. Lipat sa gitna. Para maluwag. Lipat sa gitna. Lipat. Dito na lang kasi mainit lang. Ito si Looney, yung ina-analyze na rapper, ano, nahuli nga siya dito sa Baybas operation, dito sa isang hotel sa may Polaris, Barangay Poblacion sa Makati. So, sinasabi niya na hindi raw pa niya yung item pero matagal na siya sa surveillance at limilitaw na kanya nga yung mga item na yan. So, usually mga cushion, push. So, kasama ni Looney na naaresto yung mga kasama niya, may DJ. Ito yung mga kasama ni Looney. Gracias.
So kasama sa mga na-resto ay itong DJ ni Juni. Tapos ito, kapatid sa kapatid. Ganun siya kalaki na viewers. May bonus siya ngayon 5,000. 26,000 viewers. Ganun siya kasigat. 105. Bonus siya rin 5. Parking. Dito talaga yung itikrarin. Yan siya ang ganyang karami. Nakita ko lang ang arrangement niya. Hello. Sino ba yung DJ? So sa mga late viewers, na-aresto yung rapper na si Luni na ang totoong pangalan ay Mardon Pero Ramas. Kasama sa na-aresto ang apat na iba pa dito sa isang basement ng parking lot ng isang hotel dito sa Makati. Ang mga nakuha kay alias Luni at sa mga kasama niya ay push, high-grade marijuana na push, at Vibas money. Okay, dahil na.
lagi ko. Good naman. Sir, ano kayo ni Luni? Ano po, nagtrabaho po kami sa kanya po. Ano ka? RM po. Ano? RM po. Ano yung RM? Ano po, nag-assist po sa lahat ng bagay. Event? Sa ano ka, rapper din? DJ? Minsan, nag-ano po din ako ng kahay po. So, bawal. Sige, salita lang kayo. Para lahat ng gagawin nyo ay magagamit laban sa inyo talaga. Sorry, we're not getting it. Okay, okay. Okay. Yun yung kapasita, kasi kinuha viewer. 53,000? Kausapin ko. May pamilya ka, di ba? Sir, sinuntok yung isang operatiba natin, sir. Ha? Sinuntok yung PB natin. Yung? Yung pusher ba yun, sir? Sino? Ito? Oo, sir. Sino sinakta nito? Hindi, idagdag nyo. Sir, yung PB kanina, sir, pagkakunta. May CCTV kayo? Ano nga, sir, pinukuha natin, sir. Ipakilala ang pulis na. Wala itong nagpapakilala. Sino magpapakilala? Ibas-bypass nga eh. Diba? O sige, salita kayo, salita. Ayan ang mga media, sarapan. You deny it. Deny nyo. So, ano yung detalye? So, ano yung detalye na cellphone?
David Rizon. 90,000. Baka umabot ng 1 million. Aywan. Nakalight kasi siya sa TV lang. Marlon. Ah, sa TV naman. Alboy. Fighter, dyan ka. Saan yung mga nakaanong mag-resa ka ng t-shirt na? Sir Galit. Naka-best siya. Nakadot sa may TV. Okay, interview tayo. Ano, Teddy? Yan, sa gitna. Sir? Address tayo. Hindi ko memory sa pangalan. Check. Saan na ba? Okay. Saglit lang. Okay. Sir. Sige, tawag ka na. Sige sir, pa-initial po. Paano natin na-aresto si Looney at yung mga kasama niya? Yes. Almost 1 month na namin sinusubaybayan lahat ng mga gigs niya. Nagsimula ito sa isang confidential information na ipinarating sa amin na alam kung ano yung mga ginagawa niya. Actually, malapit ito sa kanya, kay Looney, no? Itong si Marlon. So, from there, na nakuha namin yung informasyon at doon kami nagsimula ng mga kung ano yung mga susunod na gagawin. Then, na continuous na binibigyan kami ng mga informasyon kung saan yung mga susunod na gig niya, kung sino yung mga kasama niya, kung ano yung mga sakyan niya, at kung ano yung sistema nila. So, infinite lahat sa amin yan. Then comes dung bago magkatapusan ng August, nagkaroon siya ng gig dito sa Makati at pinuntahan ito. Pinuntahan ng mga operatiba natin. Yun na yung mga karoon ng contact sa kanya. So, na-confirm at na-validate ng mga ating operatiba ng SDEU yung kanyang mga activities.
But during that time kasi hindi pa prepared yung studio, so hindi pa namin na nakukuha lahat ng impormasyon na makuha namin para isagawa ng isang bypass. Noong September 7, nagkaroon ulit siya ng isang gig dito sa Makati, no? Hindi siya namin siya subaybayan dahil biglaan na binigay sa amin yung impormasyon at hindi kami nakapag-prepare. Ngayon, meron siyang activity dito uli sa Makati. Kung makikita nyo, puro Makati ang ano, dahil tumutugma ito sa lahat ng impormasyon na binigay ng ating informant na karamihan ng mga activities niya ay ginagawa dito sa Makati. At isinasabay niya yung kanyang pag-distribute ng mga ganitong klaseng kontrabando, itong kush na ito, itong high-grade marijuana na ito. So, ikinasa namin itong bypass operation at pag nagkasunduan, meron silang usapan. May makikita nyo mamaya sa mga usapan sa cellphones at saka ano, na pinag-prepare kami ng 100,000 na halaga dahil yun ang kapalit ng kanilang ibibigay na marijuana na kush. So, dumating yung oras, dito ang usapan, dito sa building na ito, at yun nga, isinagawa itong bypass operation para magkaliwaan lang. Then from there, dahil alam na namin lahat ng mga information kung ano yung style nila, ano yung sistema nila, so we were, sinigurado namin na may daladala siya bago namin inabot yung pera, at yun nga, yung kaliwaan ay isinagawa na kagad itong pag-uuri sa kanila. Balit, during gig ba ang bentahan o bago mag-gig? Paano ba, sir? Merong kami mga impormasyon na isinasabay ito. Ginag-consider before o during o after. Itong nangyari ito before the activity na sasagawa niya dito sa Makati. Kasi dumating sila, nag-park sila dito, ito yung kanyang sakyan, yung Subaru na kulay red, at from there lumabas sila, dumating niya ating operatiba na mga poster buyer at nagkaliwaan itong ano. Ito yung ating mga hinanda na bypass money, yung iba dyan budel money, at ito yung mga nakuha natin sa kanya. Ito yung sistema niya, no? Nilagay niya itong mga item dito sa loob, mga nakaganyan dapat. So isiniksik niya itong 15 sa chase na ito, itong mga 15 T-bucks na ito na mga push dito sa maliit na kahon. At yung kahon na to, nakatakit at binalot na parang regalo. So nung inabot itong pera, at inabot na rin itong tabang. More than a month, almost a month na namin sinubay ko yan. Kompleto kami sa mga impormasyon at very reliable yung ating pinagbiga dahil kasamahan nila. Yung nagbigay sa akin. Nanlaban pa raw, sir? Isa sa kanila ay nanlaban. Itong nagsunturan, ipagsunturan, no? Yung crucial buyer. Dahil nung sinabing dumapa, na pinapadapa sila, siguro hindi nila akalain na ang transaction nila ay isang pulis, bigla sila, nasuntok niya yung ating pulis. Okay. Isasama na rin natin ito sa kakaso natin sa kanila. Yes, nakakasama ng loob dahil personally kilala ko yung tao. Maraming nag-idol sa kanya. Meaning, madali siyang makahikayat ng mga nag-a-idolize sa kanya. Dahil sasikat siya, at talagang napanood ko itong mga ibang, at narinig ko itong mga kanta niya, ay talagang magaganda ang ano. Yun nga lang, ay nagamit niya sa ibang nga. Kaya hindi natin alam na meron pala siyang mga activities na mali. Sa mga artist na katulad niya, sir, anong kinagbibili? Yes, meron naman tayo mga listahan sa kanila. So, sinusubaybayan din sila. Kumukuha lang tayo ng timing para magawan din natin ng action, tamang action para sa kanila. Ito, tama lang ito para hindi na, lalo na dito, kasi karamihan ng gig ni Loni ay nang ginagawa dito sa Makati. So, may mga text conversations? Yes, may mga conversations tayo, ipapakita namin. Hindi namin lahat may ibibigay sa inyo, pero during the inquest, inalagay namin lahat. Kung paano nagsimula, kung paano na ipagkilala. Pero kami mga pictures, yung sa mga gigs niya. Yung mga previous, kasama siya. Okay, sir. Pwede ba nating... Pwede po ba kayo? Luni, pwede ka ba ma-interview? Bigay mo naman yung site mo. Sige, lapit ka rito. Abogado na. Hindi. Pwede mo i-deny, sige. Lapit ka rito. Lapit ka para maano. Sige. Okay lang. Ako ang pag-usap sa abogado namin dahil nabigla po kami
Ang pupuntahan po namin bago may cancer, yun ang pagkakaalam pong bigla po kami. Sino ang kausap mo? Inasol. Sino ang kausap mo? Sino ang kausap mo para pumunta dito? May nag-message po sa akin na Kay Dubria, sabi niya na may nag-idol daw sa kapatid ko. Birthday daw ng ni Sean. Pinost ko po ito sa Instagram account ko, nag-react yung mga tao. Sabi nila na pupunta kami dito kasi birthday daw at 6 p.m. pero meron siyang radio interview, so na-late kami. Kaya pagdating namin dito, sabi niya meron na daw VIP parking. Papa-retrieve ko po yung phone ko. My phone is with you guys. Hawak saan, ng saan? Hawak nung tao nyo. Nasaan? We're not flying. Hindi, yung cellphone daw niya na yun. Hawak-hawak. Yes, yes, yes. Nakapost po yan sa kaya social media. Kaya naman yan, makikita naman yan. Yeah, nakapost natin po yan sa social media account ko. So positive na nagpunta kayo dito. Cancer patient, leukemia, Sean yung pangalan niya. Tapos pagdating namin sa parking lot, bigla na lang kami kinuyog ng mga 20 to 30 guys. 20 to 30, hindi aabot ng 20 yan. Hindi aabot ng 20 yan. I don't know, it's an estimate. Yeah, sure. Ma'am, sa kanyang sige po, ito na natunawin sa inyo, sinasabi nga ang pupuntaan ko ni Lumi ay isang bag. For now, I cannot say who's that kasi we're all disoriented sa mga nangyari. Pero we're very honest, we're very clear, God is our witness, pupunta kami dito para sa ang birthday ng my leukemia patient. My friends, my followers in Instagram know that. I posted that days ago. Hindi nga pakaingay na sa social media na yung sabi dito sa pagkaka-arresto mo. Anong masasabi mo sa mga followers niyo, sa fans niyo? Hindi totoo lahat kung paratang sa akin. Hindi totoo lahat? Hindi totoo na hindi po sa amin yan. Hindi po sa akin yan. Ang cellphone ko po dyan yung isa. Yung maliit ko, hindi po yan sa akin. Yung pera po at yung lahat ng mga nasa sachet, hindi po sa akin yan. Pumunta po kami dito para sa batang may cancer. Ang galing pa po ko sa radio interview kanina. Diretso po ako dito, tapos bigla na lang pumunta. Pero aminado ka na gumagamit ka, di ba? Sabi mo kanina na gumagamit ka ng marijuana. Nakikim na po ako. In some instances, pag may mga ganyan out of town, yun ba, nasa mga dagat, pero kailan lang last? Gumamit ka? Siguro po nung nasa dagat po kami. Sino yung sinasabi mo mga galit sa'yo? Kanina, may mga galit sa'yo. Enough na po ng interview. We will talk to our lawyers first kasi hindi pa namin sila nakakausap. And naka-media na, wala pa kaming lawyers. Wala pa lawyers. Our rights have not been, you know, respected. So, it's your choice. It's your choice. Let's stop the interview. Let's just stop the interview. Thank you. Wala pang marking. Nakabili na kayo? Yes, meron na siya. Iyan na yan para yung pipirma sa inventory niyo para makalit na siya. Ito siya si Kerman. Sorry? Nakatulog na. Marking. So ayon sa Makati PNP, dumaan sa matinding surveillance ang grupo ni Luni bago sinagawa itong bypass operation. Ilan sa mga nakuha sa kanya itong high-grade marijuana, tinatawag na nakusyo, no? At saka bypass money na abot nga sa 100,000 pesos. Nangyari ito sa parking lot ng isang hotel kung saan daw ay may imi-meet na isang cancer patient sana si Luni at ang kanyang mga kasama. Pero naganap na nga yung bypass operation at nahuli na nga sila, no? Si Luni at ang apat niyang kasama ang mga na-arrest, including yung driver niya at ang babaeng to, yung pabay-bay. At yung DJ, sabi DJ at mga kasama niya sa trabaho ng dalawang nakaitin.
Okay, sige, okay.